Naglabas ng matinding pahayag ang Philippine Department of Foreign Affairs matapos tuligsain ng China ang katatapos na trilateral summit sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Giit ng DFA, sariling desisyon ng Pilipinas na paigtingin ang alyansa nito sa Estados Unidos at Japan alang-alang sa interes ng bansa. Sang-ayon din ito sa international law at commitments sa regional at multilateral forums. Dagdag pa ng DFA, alam ng lahat kung sino ang dahilan ng tensyon sa rehiyon. Dapat din anyang mag-isip mabuti ang China sa mga aksyon nito sa South China at West Philippine Sea. Binibigyang diin din itong pinahihina ng China ang regional peace at stability sa mga agresibong kilos nito, kabilang na ang maigting na maritime claims at militarisasyon sa reclaimed na mga bahura. Samantala, nagsalita naman ang Chinese Embassy sa Manila kaugnay ng gentleman's agreement na kwine-question ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ng embahada, patungkol ang kasunduan sa pangasiwa ng sitwasyon, pagpapanatili ng kapayapaan at pag-iwas sa conflict sa Ayungin Shoal o Renaijiao kung tawagin ng China. Dagdag pa nito, walang kinalaman ng deal sa kanikanyang sovereign position ng Pilipinas at China. Hindi rin umano ito sikreto dahil nagtrabaho ang mga kinauukulang ahensya ng dalawang pamahalaan sa ilalim nito hanggang February 2023. Paulit-ulit din umanong nagbigay ng briefing ang Chinese side sa administrasyon ni PBBM kaugnay ng gentleman's agreement. Wala pang pahayag ang PBBM administration kaugnay nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.